Paano ba, Doc, kung fasting lang ang gagawin mo, tapos high carb pa rin ang kakainin mo? Is that applicable in certain circumstances? The short answer is, depende sa iyong estado. Ano? Kung kakain ka ng high carb, tapos magfa-fasting ka lang, you can get away with that kung wala kang, number one, sakit. So may mga tao talaga who can tolerate carbs, sila ay walang sakit, tamang-tama ang kanilang timbang. So they are really like very healthy people. Then in that case, okay lang na sila ay kumain ng carbs kasi ibig sabihin their bodies can tolerate it. Again, ang premise po nito ay ang timbang ay tama and at the same time, wala talaga silang sakit. I actually fall into that category po. Ano? Although in my case, alam ko na merong malaking vulnerability. Bakit ko nalaman? Kasi po, yung family history. So both parents have diabetes and high blood pressure. So even though ako mismo sa sarili ko, I don't have those na mga sakit na yun, but I want to prevent, maiwasan po. Actually, kung tutuusin, okay lang ako eh, kahit kumain ako ng high carb because, you know, I don't really gain weight. Tama naman ang timbang ko, wala naman akong sakit. But I consciously choose not to really indulge in yung mga processed food because I am muscle building. Yeah, I can eat the occasional quinoa, I can eat complex carbs, hindi siya problema. But if you are here kasi you already have disease, may diabetes ka, may high blood, may gout, mataas ang cholesterol mo, may uric acid ka na mataas, may PCOS ka, overweight ka, then it means you belong to the group na hindi talaga nakaka-tolerate ng mga high carb. So, in this case, you will need to combine, hindi lang fasting, kundi low carb din. Kasi ano ba mangyayari if you are eating high carb, tapos nagfa-fasting ka, tapos may sakit ka at overweight ka? Yes, nakakatulong yung fasting for sure, but if you keep eating high carb, ganun pa rin yung insulin-resistant state, hindi mo natutulungan na mag-heal ng maayos. So you have to couple your fasting with your low carb. Minsan yung iba sinasabi, bakit yung lolo ko, bakit yung lola ko kumakain naman ng kanin, kumakain naman ng tinapay, bakit sila okay lang? Sila po yun. Iba yung kondisyon ng katawan nila noon. Remember, the people noon are much more active. Wala pa nung mga sasakyan. People really walk, nagbabanat ng buto. Plus, walang availability noon ng mga processed food. The things that you have to eat, you actually have to make on your own. Yung iba naman sinasabi, wala naman po akong sakit, kumakain naman ako niyan, then good for you. Yes, certain people can tolerate carbs, wala silang sakit, right? Di rin sila overweight, good for them. Pero doon sa may mga sakit na overweight, ito yung kailangan nating malaman, that with the fasting should go yung low carb. Otherwise, it's really hard to sustain fasting po.